kailangan ng kurya, 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Panmas ganado sa produktong sigurado MMV's Premium Muabags pag-asenso Ang inyong mga baboy, manok o bibe Bakaw, kapayo, kanunay, bakana O MMV's Premium Arong paspas ang pagkanko Maayo ang resulta MMV's Premium Maayong magpatubo. Hassle bang magpa-emission test? Mahabang pila? Mainit? At ang dami pang requirements? Hindi na ngayon. With Quick Motor Vehicle Inspection Technical Testing Services, ang one-stop private vehicle motor emission testing center na may kasama ng brake test, suspension test, side slip test, speedometer test, headlight test, at sonometer test. All in one. Gumagamit ng state-of-the-art inspection equipment ang Quick Motor Vets. Kaya 5 to 10 minutes lang, tapos kang testing ka. At ride all you can kana. Quick Motor Vets. Nasa Villa Marzo Street, Corner Bonifacio Street, Poblacion, Kidapawan City. Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 105.7. Joy FM. Padayag mo lang kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Ang atong oras sa alas 6:05 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong abuntag ka ninyong tanan mga katinig. Welcome ning atong programang Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Miyerkules na. Oy, dagkong pamanggihapon pero nana si Haring Adlaw ni Sidlak na sa Sidlakan. At least sa susama gahapon, no? Medyo arang-arang panahon kagahapon. Ni ulan gamay, bandang hapon pero sa abang mga lugar, kusog yun ang ulan. Epekto paghihapon kini sa bagyong si Lani. Pero samtang sa pikas bahin, mas grabing bagyo ron sa politika. Nagpainit hangtod paduol na ang deadline sa filing sa Certificate of Candidacy karong Oktubre 8, no? Kung diin sa natad sa politika diri sa probinsya sa Cotabato. Oo, karong adlaw mag-file sa ilang Certificate of Candidacy ang mga magkalaban sa politika. So, doon na tayo taho nga nadawat nga ang kampo ni Vice Governor Lala Talinio Mendoza mag-file na sa iyang Certificate of Candidacy sa sidepod sa kasamtangang administrasyon Governor Nancy Katamco. Wa pa'y balita kano sa mag-file pero nakaplano ng tanan, no? Oo. So, makita na to unsay posibleng mga mahitabo niini samtang sa City Comelec diri sa Dakbayan as of kagahapon
Pipila lang po dia po nang nag-file sa ilahang COC, sa ilahang Certificate of Candidacy. Karong adlaw, paghimuon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, kung diin pipila sa mga hisgutan diri, no, ang mga nasinati karon ng mga pagbaha. Oo, kay katong ganyan, nabati ninyo diya sa Pikit Cotabato sa pagkihinabi ni ka Andrew Tabugok sa nahitabong baha sa Pikit, kung diin unom ka mga barangay ang grabe nga naapektuhan. So normal kini. Og daghan pa ang mga importanteng hisgutanan, ang paghisgutan sa naasoy nga PDRRMC meeting. Sa Pikas Bahin, adun na ba'y gina-expect ang atuang mga kaigsuunan sa labor sector nga apektado nini nga pandemyang COVID-19 ang ihatag sa Department of Labor and Employment kondole. Doon na ba'y gina-expect kita nga aumento sa sweldo? Ha? Grabe ang nasinati na ito nga krisis karon, no, tungod lagi niining epektong COVID-19. Ay, daghan na grabe taas na kayong utong sa tumang kaigsuunan. Pero atay mahimo, kinahanglan kita mo diskarte sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi kay para makasurvive lang, no? Survival karon ang ito ang dapat nga ginabuhat. Di ta pwede magtamad-tamad nini. Ah, kay ang taong tamad, wag yoy, mapaabot nga kaayuhan. Oh, muna dapat yod, likaya na ito ang magtinamad, no? Ang ginakinahanglan karon sa mga pribadong mga kumpanya, kadaghan ang mga ginakuha, multitasker. Oo, kay para minus gastos. Unya, lisod kayong panahon, daghang kayo nawadan ng trabaho. Unya, magtamad-tamad ka, mamili-pili kang trabaho, wag yung kay kwenta, no? Maahay yung kayo nagabot sa panahon. So, busa, karon paningkamot ganda maayo kay ipagpasalamat na itong anatay trabaho kay katong mga daghan dia way trabaho. Wala may trabaho bitaw, tanaw ninyo ang ilahang mga kumpanya nagpatuman o skeletal workforce nagbahin-bahin sa oras. Oo, ang uban muhangyo na lang yun. Pwede ba tag 15 days na lang para nalay pambayad sa utang. Nalay makaon. Oo. Muna, dapat ipagpasalamat na ito kung doon na trabaho dito mamili o trabahong ihatag sa tua. Kaya daghang mga white trabaho nga nagapanginhanglan karon. Samtang sa Pika sa Bahin, tulupa ka mga taga Mindanao. Uy, ang nag-aspire nga makakuha o posisyon sa pagka-senador. Atong sayro ng dugang balita ni Tinig Tres Elizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Magbunta ka, Elizel. Okay. Atong balikan na si Elizel, no? Para sayro na to ang update ni ini. Kung diin sumala pa, tulo ka mga ni Dagan sa pagka-senador. Okay. Alas 6:12 ng atong oras si Minda Chair Authority Manny Piñol, isa na siguro ni ini, no, ang nagpamahayag gamudagan gyud sa pagka senador kung diin og napay mga lain, no. Ato nang sayro no niya. Sa Pikas Bahin na sa politika pod, si dating vice presidential candidate Bongbong Marcos nagparamdam na pod nga sumala pa, nagapangandam karon aron na sa pagdagan mudagan siya sa pagkapresidente. Oy, sa karon duha na, no? Tulo na ang mga bugat nga nagpamahayag nga mudagan sila, pero wala pa man nag-file except kay Manny Pacquiao. Oo. Ang mga senatorial mga presidential karon nana si una diha si Manny Pacquiao, then nag-file na ikaduha si Ping Lacson.
Si Lenny, ang announcement niya atangan daw bago mag October 8 sa Webes. Oo. Ang iyahang pronouncement kay muna gina-expect Webes daw ingon sa iyang kampo. Si Bongbong Marcos sa nagpamahayag pod nga mudagan isip pa presidente si Isko Moreno murag ginasuon ang strategiya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Inday Sara padayon pod nga ginaaghat sa iyahang mga kapartido nga mudagan na. Oo. Kay si Bongo nag-file naman og pagka vice president. So tanaw na to unsay mga development na siguro sa mga unom no ka mga dagkong pangalan ang magbanggaanay sa pagka presidente. Mo na atangatangan nato. Sige, kung unsa may mahimong resulta na ana, padayon kita. Ato ang ato nang balikan ang linya ni Tinig Treze Lizelle Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tatlo ng taga Mindanao ang tatakbo sa pagkasenador sa darating na eleksyon 2022. Una rito ay ang kasalukuyang Mindanao Development Authority o Minda Chair na si Secretary Emmanuel Manny Piñol. Sinabi ni Secretary Piñol na nagpasya siyang kumandidato upang isulong ang kanyang programa sa larangan ng agrikultura. Ipinaliwanag niya na ang kanyang desisyon na tumakbo bilang senador ay hindi pagtalikod kay Pangulong Duterte na nagtalaga sa kanya bilang Cabinet Officials ng Agriculture at Minda Chairman. Si Secretary Piñol ay kandidato sa ilalim ng National People's Coalition. Nagsilbi din noon bilang vice-gobernador at gobernador ng lalawigan ng Cotabato si Piñol. Samantala, naghahain din ang kanyang kandidatura para sa Senate post ang nakakulong na si Pastor Joel Apolinario. Si Apolinario ay ang founder ng Kabus Padatuon Community Ministry o KAPA na naging controversial sa itinayo nitong investment scheme. May kasong syndicated staff si Apolinario na walang piyansa. Kasalukuyang nakakulong si Apolinario kaya nagpadala lang ito ng kinatawan upang ihain ang kanyang Certificate of Candidacy o COC sa COMELEC. Ikatlo sa mga tatakbo na taga Mindanao ay si Samira Gotok ng Marawi City. Kung matatandaan, itong nakalipas na eleksyon 2019, tumakbo din sa pagkasenador si Gotok sa ilalim ng Liberal Party na Otso Derecho na hindi pinalad na manalo. Ngayon ay tatakbo si Gotok sa ilalim ng Aksyon Demokratiko kung saan ang kanilang presidential ay si Manila Mayor Isko Moreno. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizelle Anyon Banga. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Magandang salamat ka Lizelle sa naasoy nga update. Go ka pa. Kapakapagid mo. Oo, kumusta ka tong mga nabiktima ni ini? Wala pa ba mo nag natagam? Idol ni Apolinario si Leila De Lima, no? Naana sa inyo ha. Oo. Naman tayo kanya-kanyang mga rights pero sa kadaghan ba namang nabiktima, no? Kini usahay pamaagi lang man, no? Para good exit ba? Alas 6:17 na mga katinig ang atong oras. Tandaan itong ipabati ka ninyo ang pakikinabi kang Dolly 12 Regional Director Agravante. Kung doon na pa tayo gina-expect, no? Ang mga nawadaan o mga trabaho, panginabuhian, doon na pa ba yung madawat nga financial assistance gikan sa Dolly? Doon na ba gipasang petisyon alang sa wage increase sa mga pribadong mga kumpanya? Taod-taod, samantala, ato sa pakusgo na ito ang pang-depensa. Ayon ninyo kalimti matag-adlaw ang pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule kay makatabang kini aron sa pagpaligon sa tuang pang-depensa. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas? Ngayon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papilyari karsinuma. Wala ko lang na panahuna. Kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinog 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor. Nga no daw nga, inigatipan daw ang resulta sa biopsy. Wala na siya.
Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C, garlic nga natural antibiotic, o vitamin C nga immune system booster, makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate, natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas. Mapalit sa mga butika. Anyong haseyo, gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa iyo, ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government to government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Mas ganado sa produktong sigurado MM Face Premium Muabas pag asenso Ang inyong mga baboy, manok o bibig Baka o kabayo, kanunay pakana O MM Face Premium Aron paspas ang pagdako o maayong resulta MM Face Premium Maayong magpatubo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:20 na ang atong oras sa mga katinig. Samtang sa pika sa bahin. Aniyan na ang atong kagahapon manggod si Dolly 12 Regional Director. Agravante ni Adto Gidri sa tuang si Director Raimundo Agravante ni Adto Gidri no sa Yaki kung diin iyahang giyahatag oo sa kumpanya giaward niya ang katong safety seal no kay ang atuang kumpanya ang Yaki Herbal Laboratory Usaman sa mga kumpanya nga nagasunod sa ginapatuman nga mga health protocols para malikayan no nga makuyanap kining COVID-19. So tungod niini, human ang ilahang makuting pag-inspeksyon na pag-tanaw dito ilahang napamatud-an nga hugot gud ginapatuman sa kumpanya ang mga health protocols para malikayan no ang pagkuyanap sa COVID-19. So kagahapon si Director Agravante uban na si Dolly Cotabato head Marge sa Latoha ang ni uban yo diadto diri og gihatag no giton over ngadto sa kay Yaki Chief Executive Officer Romy Ilosfa ang katong award nga safety seal oo nga nagpamatuod nga kung diri mo sa Yaki mo adto Oo, safe mo sa COVID tungod kay hugot nga ginapatuman ang mga health protocols. Oo. Unya ato pong gagi samantalang pagkakataon no nga ma-interview po siya. Do na ba gina-expect lagi ang ato ang mga kaigsuunang mga nawadan og trabaho sa mga dugang pang mga benepisyo o dugang pang mga ayuda
Kay lisod kayo ang sitwasyon karong nga panahon na. Ano ang parte sa itong pagkikinabi? Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Of course, usa sa priority programs ng Department of Labor and Employment ay yung occupational health and safety. Uh-huh. And a memorandum circular was issued also related to safety precaution and yung joint issuances ng protection ng mga workers in the workplace labi na gyud sa COVID-19. Uh-huh. Nga kinahanglan wala gyud maapektuhan nga mga workers na mag-originate sa sulod sa kompanya na walay observance dito sa mga COVID protocols nga giset up sa gobyerno, sa IATF og sa joint circular between DTI at saka Department of Labor and Employment. So kinsa mga particular nga mga establishment ang pwedeng maka-appeal niini? Of course sa classification nga kuan under sa Department of Labor and Employment yung manufacturing. Uh-huh. We are the ones responsible for issuance of its certification, seal of excellence and certification. Okay. For OSH and safety compliance po. Mm. So halimbawa po yung mga maliliit na mga tindahan, pero meron din sila manufacturing maliliit lang, qualified din po ba sila? Basta engage in manufacturing po, yes. Sorry po. Gaano katagal yung pong binibigay na seal? I mean, yung validity po nito? Ang validity from each issuance is good for 6 months. Apo. Then after 6 months, pwedeng renewable ang issuance. Then we will issue the corresponding seal of excellence or certificate for the succeeding 6 months. Apo. So we presume na within the 6 months period upon its issuance ay merong sustainability and observance ang company nga i-issuehan namin og certificate. Ano po mga particular na requirements, sir? Or ano po yung particular na criteria na tinitingnan ko ninyo ng bigat? First, ang company will undergo compliance inspection. Apo. Mayroon kaming labor inspector. Apo. Na mag-conduct ng inspection. Tinitingnan doon yung mga dapat yung mga protocols kung sinusunod ba ng kumpanya which is related to health and safety for the workers for the company. And after that there will be a validation process na ikakandak. Then after which kung pumasa po yung company per field inspection and validation. That is the time na i-recommend ng field office head for the issuance of corresponding seal certificate. Sir, samantalahin ko lang pagkakataon, ano, maliban doon sa tupad na programa ng DOLE, alam natin ngayon habang tumatagal, mas naghihirap yung ating mga kababayan dulot ng epekto ng pandemic ng COVID-19. Mga in-expect pa ba tayong mga dagdag na mga ayuda para sa ating mga apektadong mga workers natin? Meron namang sinusulong ang gobyerno, government, tungkol dyan, yung mga pangtawid programs. But as far as Department of Labor and Employment is concerned, yung aming tulong alalay para sa mga disadvantaged worker is a regular program po ng Department of Labor and Employment yan. And aside from that, meron din kaming binibigay na dual integrated livelihood program. Uh-huh. Para sa mga informal sector. Mm-hmm. At saka yung mga formal sector organized workers na binibigay po lang. Mm-hmm. Sa ngayon po ba may mga nag-file na ng kanilang petition para po sa increase po ng salary o wala pa? So far as the Regional Wage and Productivity Board is concerned, wala pong nag-file pa ng petition for a possible wage increase. Siguro nakikita ng both sector, from labor at saka management, yung kahirapan na naranasan natin ngayon. Okay. Sir, thank you so much. May mensahe ka sa mga manggagawang kotabatenyo? Of course, ang mensahe po as far as the department is concerned ay kailangan pong mag-ingat po tayo.
we will have to observe the usual protocols related to COVID-19 na dapat walang mahawaan po sa kumpanya. Opo. Walang mahawaan sa palibot, lalong-lalo na doon sa kanilang mga pamilya po. Sir, ihabol ko na lang po. Ano ang advantage ng isang establishment na ginawaran ninyo ng safety seal? Ang isang advantage ng binigyan namin ng safety seal po, ang presumption po namin ay yung kumpanya, ang kumpanya niyan in observance of those safety protocol na sinusulong namin sa Department of Labor and Employment ay will give a sort of an assurance na hangga't maaari walang mahawaan po sa loob o mag-originate po doon sa loob ng kumpanya na mahawaan po ng virus sa COVID or ma-disclose po sa loob ng kumpanya. Thank you so much po. Bastos giubo pag yun. Nigilokan Alas 6:30 na ang ato ang oras. Oh, mato nga party sa paghinabi kang Direktor Agravante, no. Ni karat ang tutunlan. But anyway, so unsay maayo ni ini kay ang good news, no, na pa sila ay mga programa nga ayudang ginhatag ngadto sa mga naapektuhan nga mga empleyado nga nawalan og trabaho. Usa na niyan ang ginapatuman katong tupad, no, programa sa DOLE. Kung diin na ginatagaan og pila ka adlaw, mga 2 ka semana yata, no, ang ginahatag nga trabaho ngadto sa mga apektado kayong mga empleyado, unya bayaran sa DOLE og regular nga daily wage, no. Usually na ana sa mga 10,000 yata, no, kung depende kung pila ka adlaw ang ilahang pagtrabaho nga gihatag ngadto kanila. Pero sa side sa pag file pod sa mga petisyon alang sa wage increase, why nag-file hangtod karon nga nadawat ang RTWPB, Regional Tripartite Wages and Productivity Board, kay tungod murag nakasabot siguro ang mga grupo sa mga manggagawa, no, sa mga mamumuo, nakasabot sa sitwasyon nga grabe gyud ang kalisod ug kahimtang nato karon nga apektado tanan. O pati mayaman apektado na pud niini nga pandemya. Alas 6:31 na ang ato ang oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ang ato mga kabataan ayo kalimtiha ang pagpatumar sa kiniya kay vitamins aron mas muligon ang ilang pangdepensa og mas muda ko silang bright labi na karong nga panahuna nga lisod po ng ilang sitwasyon nga module o online ang classes nga ginapatuman sa DepEd. Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months si akong isang gipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pud ana niya Yaki pud niya oil na karon niya basta nang taon sa buskot na intawon. Iyan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Dolly Plus with sodium ascorbate. Estrella, taga-Nama, 50 anyo. Gabaligya akong prutas. Sa akong trabaho, usahay, ni kahapon, lamigid kaayo, kaon niya, dayon da sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko, sir, kay kining akong tiil, kini-kini, oh. Sa una, perting dugaya, gini maayo. Mauto nga, nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar, og taas, gid siya. Maunang kuyawan na ko, sir. Perting gid na akong ampo nga, unta, manormal. Normal, gid siya balik. Kaluoy baya sa Ginoo, paro normal na gid siya. Minor lang gid ko, tanon, soft drinks. Tapos kaning Garlic Plus, usa gid ni sa nakatabang sa akoa. Dati vitamin C og katong akong ginatumar. Karon kay tipid-tipid sad ka, nakita na ko ning Garlic Plus nga naa nay vitamin C. Ug kutob karon, mao na gid ni ang akong ginatumar og kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pud ko sa Ginoo, Sir Bao, sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus.
Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LI Resort and Hotel, your home away from home. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:34 na ng atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Samtang sa pikas bahin mga katinig, gibaha no ang mga lulaing area diri sa probinsya sa Cotabato, sa Pekit. Oo, itong interview ganya kay MDRRMO Officer Tahira Kalantungan unya. Ado na pa iya na itabong nga landslide ya sa may sitio Tinago sa Barangay Bao Alamada kung nga diin dili magyan ang dalan karon tungod sa naasoy nga landslide nga nahitabo kagahapon unya mo nang ang atoang panahon karon wa pay klaro, so dapat gud always kitang naka-alerto unsay mga report nga gidawat karon sa atoang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Atong nga makahinabi si PDRRMO Operations Chief Engineer Arnolfo Villaruz. Sir, maing buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes sir, Loy, good morning. Ug sa tanan nga naminaw dinhi sa atoang programa no. Opo. Sapat pa atong pag-develop sa LPA into a tropical depression, Lani. Uh-huh. Para yun na nagsugod na kita o monitoring no, sa atong sitwasyon, sa atong area o kahapon. Adunay taho, kikanta to ang MDRRMO Alamada. Nga adunay na itabo nga landslide sa sitio Tinago, Bao, Alamada. Dayon nagpadala ang municipal team o clearing team aron ma limbihan no ang maong area tungod kay na parahan ang kalsada. Kini isa ka provincial road maong naghatag po kita og update no dito sa ato ang feedback dito sa ato ang provincial engineering office o nagpadala po dayon ang atong team na ato engineering office dito og team para maklear ang area ato pang sa taon kung unsa na yung sitwasyon sa maong landslide area. Oh, kini bang lugar nga asa dapitan ni tabuning landslide sir? Unsa ni siya? Na mga nagapuyo di dapita o wala? Ay wala pong wala sa kalsada. Kalsada. Oh. Wala casualty, wala yan. At least no, pero kana lang ang problema kay ang transportasyon mo ay number one nga apektado ni ini tungod kay natabunan tong yuta sa pag-us-us natabunan sa yuta ang kalsada. Oo. Mga unsa ka dako sir? Sigun sa report gipaabot sa mo, unsa ka dako nga parte sa dalan ang napikman? Wala gihatag ang detalye pero nagpadala sila og mga pictures. Oo. Tulagway sa maong lugar medyo siguro maabot og mga 10 to 15 minutes. Oy. Dako na ni og lisod ni kwaon kung wala kay mga heavy equipment nga ipadala no. Yes po, di makayag manawa no. Oo. Adunay gi katakda usab nga PDRRMO meeting karon. Yes.
Ay, oh, unsay mga iskutan, sir? Ako na PDRRMC meeting karon. Oo. Karong hapon dito sa Lubimin. O, ang main topic is ang climate outlook. Oo. Ang climate outlook, ikan Oktobre to Marso, nga nagaingon nga doon nakita ay week La Niña. Hmm. Nga may tabo. Actually, last year, there month pa nga meeting, ihatag na nato na nga advisory ikan sa pag-asa nga doon ay La Niña nga may tabo hantod sa mga January. Pero last September 23, nagpagawas ang pag-asa o bago nga climate outlook nga moabot hantod Marso ang maong La Niña. Mm. Sa kasamtangan. So, dito sa meeting. Yes. Oh, sa kasamtangan. Yeah po. Diskasan ang mga preparedness, no? Preparedness nga mga activities sa LGUs, sa mga local councils o sa provincial council. Mm. Kay sa kasamtangan na feel na nato, no, ang epekto sa La Niña bagamat napata sa panahon sa rainy season, pero napansin nato nga lahi gyud ang panahon sa kasamtangan unya delikado pod kay may daghang mga lugar na ang ginabahan nga kani adto wa man gyud ginabahan ni sila. So but pasabot nini mas dapat ang inyong mga pagpangandam mas sa hugot ang pagpangandam kay pag once na ang kinaiyahan na ang mubawi murag lisod kayo punggan o di gyud punggan. Yes po, bitaw nga samtang sayo pa magpatikayon na kita mga preparedness nga mga activities kauban ang tanan nga mga local dream councils. Aha. O sa mga sa karon man gud ang si typhoon o tropical depression Lani ang ika-12 sa bagyo karong tuiga. O kung the average sa doon na kita ay 20 ka bagyo, meaning dapat ay mga 7 until December. Nako, wala pa ta kabalo kung unsa ka kusog ning umaabot nga 7 nga mga bagyo, no? Yes, so ang sa history ang mga bagyo kadulong sa hinapot sa tuig medyo mas kusog sila. Oo. O example is katong Pablo, Yolanda, naitabo to sila last quarter sa tuig. Oo. Kunya ang igo is panaog dire banda sa Mindanao. Tungod kay ang hanging amihan is from north, ang direction is northwest. Oo. Baba siya. Oh, tanaw na to si Lani, ang iyahang ginatumbok Surigao area, pero apektado gyapon ta diri, di ba? Apektado gyapon kita sa mga pag-ulan tungod lagi kay ginabira niya ang mga weather systems gikan sa ubos pasaka, so magian gyud ang risatoa. Ang pag-ulan. Oh, sir, doon na kayo mensahe sa mga katawan, especially sa mga nagapuyo, na daplin sa mga buntod, duga sa mga sapa? Yes po, unahon ako ang mga partners na ito, no, nga mga local disaster risk reduction and management council, magpatigayon o La Niña preparedness activities, ato nang i-plastar ang ato ang La Niña preparedness plan. Karon andam kita sa unsa man nga impact niining climate disturbance o sa mga areas sa landslide prone areas, flood prone areas. Again, atong gina advice nga kung mahimo magpalayo na kita, no, palayo kita sa mga dapit. O daghang mga insidente man gud nga doon ay mga nalunod, naanod kay mo tabok yun, no? Mo attempt yun tabok sa mga sapa. Nagsalig lagi kay mubo. Pero kung labi na kong flash flood, diligid ka kumpiyansahan. So kung mahimo, no? Kung mahimo, stay away. Palayo na lang kita sa mga maumong dapit. Oo. Kuya, itong nahitubo sa Cebu, no? Kato nag-viral sa social media itong mga magpamilya nga naligo sa falls. Nakita niyo ito? Yes po. Flash flood ang naitabo. Sa mga yung unang nga mga sitwasyon, no? Kung mahimo, doon ay lookout. Oo. Doon ay lookout nga makahatag o warning. Igo-igo nga panahon. Oh, labi na. Dari sa probinsya, dagang kita mga falls, no? Dari sa Kidapawan, diya sa may Magpet, diya sa may Arakan. Magpet, Arakan, yes. Nya, kini nga mga falls ni, dagang na ba nag-add to dari? So, muna, hindi,
Dili kita dapat yes, yung kumbiyansa. Isa po na sa atong ihangyoon, no, sa atong mga tourism site. Nga ako mahimo mag-implement po dog mga safety precautions. Oo, dapat makuag lesson to ni Tabo dito sa Cebu. Sa Cebu. Yes, oo. Sir, salamat kay sa higayon nga gihatag nimo ni atong programa ug maayong buntag po. Salamat po dog. Salamat po sa ako kayo nga role nga gina-play sa ato ang media aron pagpaabot sa mga warning sa ato advisory. Thank you so much po. Opo, may buntag po. Mga katinig, inyong nga nabati si PDRRMO Operations Head Engineer Arnolfo Villaruz. So, ang pagpangandam regyo pinaka-importante ini kay di man gyud ato mapunggan kining mga kalamidad. Labi na ni ining kasamtangang panahon. Daot na kayo ang atong kalibutan, no? Moalbita ng tingala ka nga ang batasan sa kalibutan, murag dili pod masabtan, murag tawo, kalitog bag-o. O, pareha ganiha. Dag-om niya ni init. Karon nawa ng init. Dag-om na lang. So, di kita mo kumpiyansa, no? Kay basin sa bukid ni ini, kusog ng ulan, unya ang mga nasa low-lying area sa mga ubos nga area, maugin na yung mga recipient sa mga tubig baha. Kanunay kaluoy ang mga taga-Pikit, taga-Pagalungan, Pagagawan, diha sa may parte sa may Midsayap o Ligwasan Mars sa Pulangi area. Pero sa mga taga-Pagalungan, particular diha sa may Barangay Layog, ilahang ginapakinabangan ng mga kahoy ba ng mga gipang-anod sa baha. Kita niyo diha sa may highway? Panguha nila ng mga kahoy nga gianod doon niya ilang bughaon, pamaligya. So at least na ay livelihood, no? Ilang napakinabangan kining dala sa pagdaot sa tuang kalibutan o sa tuang kapaligiran, no? Alas 6:45 na ang atong oras. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alang sa inyong mga panginahanglanon, sama sa School and Company Uniform, Basketball Jersey, Polo Shirt and T-Shirt Printing, Best Book Suit or Coat, Vest Jacket, Rescue and Security Uniform, Cutout Sticker, Embroidery, Corporate Items o kuban pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan na makitaan sa Berlin's Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinapawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside JN Express. Odron Uniform Center Kinabawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Keys, Weight Plus, Animal Feed Supplement. Nanong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Lima karason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's Vita Plus sa gialimahang hayop. Kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit o balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakompleto nga ingredients sa feed supplement kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 o probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's Vita Plus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima maong partnership sa pag-asenso and nation building. Pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit o King's Vita Plus, mapalit sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:47 ang atong oras. Dawag kita gabalita gikan sa Davao City area. Naasa linya si Tinig 16, Roan Abasolo. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! May buntag ka, Roan. Yes, may buntag ka, Loic, sa itong mga sukit ng pamilya. Niya karoon ang atong mga nakunang mga balita sa itong gibong kapanukay sa mga kaliukan, sa itong mga opisyal, sa lokal na kamanan,
dini sa tuhandak bayan sa Davao. Giplano karon sa lokal gamana sa Dakbayan sa Davao, pinagi di Davao City Mayor Indesara Duterte nga mangayo kini og permiso gikan sa Department of Health, no? Labi na sa anti-COVID-19 SAR. Kay plano ni ini nga pabakunahan ang mga estudyante nga nagpanuig og 12 anyos paingon sa 17 anyos alang sa preparasyon sa face-to-face classes. Matod pa ni Mayor Indesara Duterte sa paghinabi nga ito kaniya na naanay mga napili ng mga tulungaan isip na mahimong pilot classes or pilot schools. Kini siya ang ilang didiskusyonan sa vaccination cluster na nag-report, no, sa ito ang mayor sa dihang kini sila ang nakikag-usab sa o naging virtual presser sa Department of Education ng mga officials. Gani, ningon sa mga ito ang mayor diri sa ito ang anak bayan sa Davao na naanay mga pipila sa ito ang mga kaigsuunan nga mga tulungaan ang nagpadayag sa ilahang interes nga magpailaom sa naasoy nga kuno nga virtual presser kini ang mga tulungaan sa Dalagdag National High School nga dunay senior high sa Barangay Daglag sa Dalagdag rather sa GT Taho National High School nga naay senior high sa Barangay Pianaw nasa ang Saloy National High School nga naay senior high sa Barangay Saloy, Mabuhay Elementary School sa Victor Bernal Integrated School with Kindergarten sa Barangay Mabuhay, ang Gumitan Elementary School nga doon ay kindergarten sa Barangay Gumitan. Kini matagpan ni Mayor Indesara Duterte, kinahanglan ang magtudlo ni ini mga fully vaccinated usab nga mga teachers sa pilot school. Kini nga mga ano, kini nga mga tulungan, mga ubos kini og kaso sa COVID-19 o mga lagyo kini nga mga ato ang siyudad sa Davao. Matagpasan ni Presidente Rodrigo Duterte na mamahimo usab na masugdan na ang face-to-face class kung ugaling bakunado na ang mga estudyante. Sa pikas bahin sa ato ang mga balita, kaloy mga kaigsunan na naimuntar nga migrant workers sa schedule, no, nga kining vaccination na booth sa Dakbayan sa Davao. Kini ang ginatawag nato nga digital vax certificate booth din sa ato ang syudad aron lamang nga ma-accommodate ang ato mga kaigsunan na gusto nga mo-travel, no, mo-biyahe pagawas sa ato ang nasod, dalawa lamang din sa pasilidad sa People's Park ng ato ang Dakbayan sa Davao. Ang migrant workers na gusto nga mo biyahe, pagkawa sa isang kita nga makakuha o vaccination o digital vaccination certificate o kinahanglan kinilang ipresenta din ha sa ilang mga nasod kung asa sila gusto sa nga mo adto. Gani ang vaccination cluster head nga si Albert So nga sa himo pagiginabi nga ito kaniya na nag-awag nga ito sa ato ang mga kaigsunan na kung mamahimo o gusto sila nga mubiyahe pagawa sa nasod na anay mas dali nga pamaagi o kinanglan i-comply nila ang mga requisitos aron nga dali ra sila nga maklear o makaadto dayon sa mga nasod nga ilahang gustong aduan. O sa katapusan sa ato ang mga balita, gi-adapt na karon sa ato ang lokal nga gamanan sa Dakbayan sa Davao bisan pa man ug una ang siyudad sa Davao sa pag-implementa ni ining paggamit og face shields isip doble proteksyon batok ato sa COVID-19 nga sakit. Ang siyudad sa Davao mo adapt sa national na polisiya sa ato ang gobyerno nga magamit kita og mga yes Karuan lugar nga ito ginatuan ilabi na sa mga sarado o kanang daghanan ng mga tao ng mga lugar. Matapos ni Davao City Mayor Indesara Duterte kiniyang gihatag ng kamanduan ngadto sa ato ang gobyerno. Pinagi sa Executive Order Number 51 Series of 2021 o ginatawag ng order providing for the guidelines of the use of face shield ng ipirmahan niya ito September 32 Igdus Bill 21. Kinisya ang napailaw sa Executive Order Number 1. Ng mga Karuan? Ang mga tumaskwilaha sa trabaho o sa bisan asa nga dapat diri sa ato ang Dakbayan aron nga palayon muli ug ato ekonomiya o palayon maprotektahan ang mga
Dabawenyo. Kaloy, mga kaigsuunan, kaya nga tumatod ng mga katikaroon balita ng informasyon, ato nga hipos direktang manuka, gikan sa City Hall, gikan na lamang sa City Government of Davao, Roan Abasolo, Tinig, this is Roan Abasolo reporting, alas 105.7 Joy FM, kinapawan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Nagang salamat, Roan, sa naasay nga update, mga katinig balita, gikan dito sa Davao area. Samtang sa pika sa bahin na dugang ang mga balita ato nga dawaton, gikan na pod kay Tinig Atres Lizelle Anyon Banga. Pagsiri sa presyo sa mga produktong petrolyo hangtod Disyembre pa daw. Ay. Kalizelle. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ang pagtaas ng presyo ng petrolyo hanggang sa katapusan ng taon dahil sa patuloy na mababang supply ng krudo na inilalabas ng mga producer ng bansa ayon sa Department of Energy. Kailangang sumunod ang mga kumpanya ng langi sa Executive Order No. 134. Sa ilalim nito, dapat magpanatili ang mga kumpanya ng langi at mga bulk suppliers ng minimum inventory ng petrolyo na tatagal ng hanggang 15 araw maliban sa liquefied petroleum gas o LPG na kailangang may stock na tatagal ng hanggang 7 araw. Ang mga refinery naman ay kailangang may 30 araw na supply ng krudo at iba pang refined na petrolyo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, ang oil price hike ay dahil sa pagtaas ngayon ng demand na nananatiling mababa ang inilalabas na supply ng mga bansang nagproproduce ng krudo. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizelle Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Nagang salamat na Kalisel sa naasoy nga update alas 6:55 na ng atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe, taga matutungan Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud daga panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na sa ilang gihapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Aduna ka ba gibuhi piso nga hybrid o manok mang sabong nga nakasinati og sakit sama sa halak, pisik, sipon ug ubo, laway-laway, koriza, bacterial flushing, kolera, malaria, kalintura o baka adunay samad? Ani ana ang pinaka-epektibo nga water soluble powder antibiotic? Ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic nga adunay upat ka combination sa human grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol ug carbocysteine. Simple lang ang paggamit. I-mix ang duha ka 5 gram water soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa 5 adlaw. Ayaw na paglangan, sulbaron sa hinanaling panahon ang sakit sa imong binuhing piso nga hybrid o manok pang sabong. Ihatag na ang Panamox Forte, available sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Ayaw kalimot, available usab ang Panamox Caplet para sa mga sunoy kun manok pang sabong sa mga agri-vet stores. Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level. Nag-lilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina. Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout.
Mart. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Doon na kita ay tulo ka minuto na labang nahabili na itong programa ng Tinig ng Bayan. By the way, doon ay nagbahad karon no ang kining transport group ngadto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga magpasaka sila sa patuman sila og fare increase dugang pamasahe sa mga pampublikong nga mga sakyanan. Oo, kini ilahang bahad sa kasamtangang sitwasyon na kung diin grabing epekto sa COVID-19. Gani ang kamatuoran ni Ana, bisan pa nga nagbahad sila sa kasamtangan, taas kaayo ang singil sa pamasahe sa mga pampublikong nga mga sakyanan. Oo, gani wanay limit ang ubang nga mga konduktor, no? Biyahay kag Cotabato to Kidapawan. Ang pamasahe diya times 2 na. Oo. Masakay kag bus sa kaniadto mga 2 years ago wa pa'y pandemic, naara sa 100 plus karon, almost 300 na ang pamasahe. Oo, sa mga van ay mga 300 plus pod, no? Ang imuhang ibayad nga pamasahe ngadto kanila, dati pila 150, 180. Oo. Wa pa'y pandemic karon, na ni pandemic nga na karon, nagbahada pud sila nga musaka. Gusto nilang magpatuman o pagsaka sa singil sa pamasahe. Kaya ang ilahang rason, padayon nga nagasaka ang presyo sa mga produktong petrolyo. Tinood na, padayon yung nagasaka ang presyo sa produktong petrolyo. Sunod-sunod na, no, nga nisaka, naana sa 5.65 ang gisaka sa presyo sa diesel. Nakataas na din ang sa gasolina na nasa 4.10, no? Kanya sa kerosene na 5.30 na. So good. Karong tuiga lang, inga na nakapaspas ang pagsaka, no, sa presyo sa mga gasolina o gakining krudo. Mabitaw ang uban, mangutang na lang motorsiklo, at least na ay magamit ang pamilya, kay kung kwentahon nimo, mas makatipid ka pa kaysa inadlaw-adlaw nimo nga pamasahe, no, sa padulong sa trabaho. Murag dako na kayo ang imuhang gasto sa pamasahe pa lang mo nang uban para mas makatipid, nangutang na lang og motorsiklo. Oh, pero kanapod kung depende pod sa mga motorcycle company, no, depende pod sa pag-assess pod sa imo kung do na bay katakos nga mubayad pod. Diskarte na lang ang kinahanglan. Wa na kita igong oras sa mga katinig. Daghang kayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ning atong programa nga Tinig ng Bayan. Musulod na itong alas 7, balita, maing buntag, kaninyong tanan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-8